Siguro naman lahat sa atin, lalo na yung mga nasa bayan, nasa syudad, nakikita natin yung mga bagong mga lumilitaw, hindi lamang sa internet, mga kapitbahay natin, na naghahanap buhay dahil nawalan na ng trabaho. Kagaya nga nung kinakain namin kalamay kanina, sabi niya, dalawang buwan na siya hindi nagtatrabaho, kailangan na siya makahanap ng paraan. First 2 months ng ECQ natin, parang medyo okay pa ako. Pero nung na-extend, medyo nag-isip-isip na ako na I need to do something. Kasi yung trabaho ko for the whole year, nawala and wala akong aasahan. Very resourceful, very entrepreneurial. Maghahanap talaga ng paraan para mapakain ang kanilang pamilya at mabayaran ang mga pangangailangan sa pamumuhay nila. Nagulat nga kami, tinitignan ko ang mga celebration dito sa buwan na ito. Talagang lahat ng sektor ng ating lipunan ay tinamaan itong COVID na ito. Nakita ko na ang second week of July, MSME Week. Yan ang medium and small scale enterprises na talagang bumubuhay sa 99% ng mga negosyante dito sa Pilipinas. Dati nga, itong mga celebration na ito, hindi natin masyadong pinapansin. Pero ngayon, ay ang paalala sa atin ay napakalaki ng problema na hinaharap nila. Kaya tayong lahat, gawin natin naman ang lahat. Suportahan natin ang mga local businesses. Buy Filipino muna! Nag-post ako at sinabi ko sa ating mga netizen, padalan nyo naman ako ano yung mga sosyo ninyo, ano yung mga ginagawa ninyo, ano yung mga ginawa ninyo para sa pandemic. At ito mga ibang halimbawa na kanilang pinadala sa amin. Kaya nakikita ninyo, they are the heart and soul of the community. Kaya kailangan natin silang tulungan. Yung kalamay, di ba, mahilig ibaon ng mga bata yan. Tamang-tama yan dahil ang July pala is School Safety Month. Nako, lalong-lalo na ngayon sa panahon ng COVID, naging napaka-importante yan. Alam ko, wala pang face-to-face na pasok, pero darating at darating ang araw na yan. Baka naman, magbago ang polisiya ng ating gobyerno na yung mga lugar, yung mga localities na wala namang sakit, walang kaso, walang kahit na anong problema, pwede na siguro mag face-to-face. Basta't bantayan lang na mabuti para maging ligtas ang ating mga bata at ang ating mga guro. Pagka nagkapasukan na, ang ating mga guro ay magiging frontliner. Wow! Mukhang nagiging tema nitong vlog ko ngayon ay yung kalamay. Dahil ang isa pang sineselebrate natin ng July is National Nutrition Month. At ito naman ay naging napaka-importante at napakahalaga dahil nga nahihirapan ang ating food supply. Siyempre, yung mga ibang bansa, inuuna ang kanilang pangangailangan. Tinatawag ito at napag-usapan ko na dito ng mga ilang beses ay ang strategic food supply. It is not there so that we can make money. Nandyan ang supply niyan just in case na magka-problema. Magkabagyo, magka-disaster, magka-pandemic, meron tayong pagkukuhanan kahit na hindi na makapagbigay sa atin ang ating pinagbibilhan ng bigas. Let it serve to remind us that our food supply, the nutrition of our people, especially our children, is paramount. Huwag natin pabayaan na magkaroon nitong mga pagdiriwang na hindi natin alalahanin, lalo na sa panahon ng pandemic, na talagang malaki ang pangangailangan. Hindi lamang ng mga mahirap, kung ino sa ang sinasabi ko nga, wala nang mayaman ngayon. Lahat talagang naghahanap ng paraan para makaraos dito sa pandemic. And again, the advice that I always give is stay safe and be kind. Hi guys, once again, thanks for watching our dad's vlogs. If you want to see more, remember to share, like, and subscribe.